What's up mga tropa P? It's your boy Pops Nix and welcome to another vlog. So for today's vlog mga Pops, pag-uusapan natin yung update kay Bella, kung nabuntis na ba siya. At meron tayong importanteng topic na pag-uusapan ngayon tungkol sa sino ba ang nagde-determine ng dami ng anak ng aso or ng litter at sino ang nagde-decide kung anong magiging gender. Is it male or female dog? Okay, so bago po tayo mag-start mga tropa P, gusto ko lang ipaalam na hindi po ako professional na about sa mga ganito ha. I am just sharing my experience. Yung pong mga sasabihin ko ngayon, based on my own experience, based on research, at based din sa mga napagtanungan ko at mga kakilala kong breeder. Okay, ang terminology natin ngayon, pag sinabing dam, yun yung female dog or yung nanay. Pag sinabing sire, yun yung tatay or yun yung male dog. Pag sinabi namang litter, yun yung anak. Pag sinabing litter, yun yung dami ng tuta, numbers of litters, yan, ganyan. Para lang po to sa mga newbie, ah. So, si-share ko yung experience ko sa inyo. Actually, hindi naman ako expert about dito. Pero, share ko pa din. So, kung meron po akong maling masabi, or may iko-correct kayo sa akin, or meron kayong suggestion, comment down below lang po. Open naman tayo sa mga suggestions. Diyan lang rin po ako natututo sa mga comment ng mga tropa pin natin na concern. Okay, salamat po. Ang concern po kung gaano kadami ang magiging tuta ng aso ay nakasalalayan sa female dog. Ito, papakita ko sa inyong research ko. Yan. So, sinabi dito na yun pong sa mammals, tulad ng aso, mga tao, tayo, mammals din tayo, yung male ang nagde-determine kung ano yung magiging offspring. Diba? Kung magiging male or female yung mga tuta or litter nung nanay. Ngayon, yung female naman ang nagde-determine nung size of a litter by number of eggs na ipe-prepare or ipe-fertilize ng female kapag nag-hit siya. Okay. So, ayun po, malinaw na female ang nagde-decide. Pero syempre, hindi naman porket, ay, female ang nagde-decide, hahanap na lang tayo ng stud na hindi quality or hindi healthy males. Marami pa rin pong factor yan kung paano makaka-affect dun sa pagbubuntis or sa dami ng litter ng ipoproduce ng ating female. So, i-discuss natin ngayon yan. So, ang unang-unang factor po ay kung gaano ba kalaki yung inyong aso or kung anong breed ba yung binibreed nyo. So, tayo mostly Belgian Malinois. Ang Belgian po ay mostly pinaka-konti na yung 3, 4. Usually, ang Belgian talaga umaabot pa ng 11 yan. 9 to 11 yan yung maraming anak ng Belgian. So, kung ang aso mo naman ay Shih Tzu, syempre, don't expect na marami yan. Pero yun nga, unang factor yan, depende sa breed ng aso mo kung gaano kadami yung litter. Mas malaking aso, mas maraming chance na magkaroon ng mas maraming tuta. Malaking factor din dito ang age ng ating mga dam. Hindi pwedeng sobrang aga mo siyang ibibreed, hindi rin naman pwedeng sobrang late. So nag-research ako about dito, kapag daw sobrang aga mong binreed ang female, may chance na hindi pa siya ganun ka kahinog or konti pa lang yung eggs na ma-develop niya. Kapag naman binreed mo siya ng sobrang late na, for example, 5 years and above, first time mo pa lang siyang ibibreed, hindi rin maganda yung breeding sa kanya. Ang pinaka-best way daw na ibreed ang female ay 2 years to 5 years. Yan yung pinaka-potential or pinaka-peak ng aso na ibibreed mo sila. Okay? 2 to 5 years. Of course, syempre, dapat healthy yung ating mga dam. Hindi sila yung obese na sobrang taba bago mo pa-stud, hindi rin naman yung sobrang payat. Yung iba kasi, sobrang stress na stress yung female nila, tapos ipapa-stud, then pag na-stud, magpo-false pregnancy, akala nila nag-take, yun pala hindi. Ang mga factors dyan is minsan kasi, ito ah, correct me if I'm wrong, pero ina-absorb nung female yung mga nutrients. For example, yung female mo ay payat, kulang sa nutrients, pinapakain mo kung ano-ano lang, di ba? Tapos hindi mo na-deworm, hindi mo na-alagaan ng ayos. Pag pina-stud mo yan, don't expect na mag-take agad yan kasi unang-una, wala sa condition yung female mo. Kaya importante yung conditioning ng female natin. Depende yan sa pagkukondisyon natin. Okay, punta naman tayo dito sa may side ng male. Kasi may mga nakikita ako na ganito. For example, Tyler for stud. Ganyan. Can produce 10 to 11 puppies. Diba? Oo, legit yun. Pero ito yung tatandaan nyo. Hindi porket sinabi nung nag-post ng for stud service yung aso niya, hindi porket sinabi doon na kaya mag-produce nito ng 11, expect nyo na magiging 11 or marami yung magiging anak ng female nyo. Ang mangyayari niyan, guys,
maraming akakong factor. Kagaya niyan, female yung nagpe-prepare ng eggs, kung ilan yung kaya niyang i-produce, di ba? Hindi male. Ngayon, yung male, siya nga yung nagde-determine kung ano ba yung magiging gender ng mga litters. Okay, ipaliwanag natin ngayon yan. Actually kasi guys, halimbawa ito, i-compare na lang natin sa tao. Ang tao po, for example, ang tao, ang binibigay ng eggs ng female ay X and X. Kapag X, X ang chromosomes, female yan. Kapag XY ang chromosomes, male yan. Ang pinoproduce ng eggs or ng female ay XX. Ngayon, ang pinoproduce naman ng male ay XY. Pag nagkaroon sila ng genetic interpool play, syempre maghahalo yung XX tsaka yung XY. Magkakaroon ng deletion dun sa sobra. Ang kukunin, ang matitira lang dyan, dalawang letter. Kung ang matitira ay XX, female yung tuta. Kung ang matitira ay XY, magiging male yung tuta. Ganun lang rin po ang paliwanag dyan. Pero malaking factor din na kailangan healthy yung stud natin. Paano kung kukunin mong stud na male, sobrang tanda na or sobrang bata, hindi pa ganun kalakas yung or hindi pa ganun ka-peak yung kanyang sperm para mag-penetrate or para makabuntis, di ba? Kaya ang factor talaga niyan para maging successful ang breeding, male and female po yung ating pagpupukusan, hindi lang laging male, hindi lang laging female. Kailangan both breed or both dam and sire, kailangan healthy sila. Sa atin pong mga sire naman, ang pinaka best way daw na i-breed sila or gamitin pang stud is 1.5 year to 5 years old. Pero yung iba, at least 1 year, pwede na rin namang sumampa. Yung iba nga, 8 months, nakasumasampa na eh. Pero sabi ng iba, medyo malab daw paro yung sperm nun. Pero ang dito sa research ko, kapag daw nag 5 years ang mga sire, eh pababa na yung quality ng ano nila. Kumbaga pababa na yung sperm count nila. Pahina na. Kaya syempre, yun nga, mas maganda pa rin na doon tayo magpa-stud sa at least mas bata-bata or talagang peak, yung naka-peak na aso. So, yun lang naman yung mga gusto kong i-topic ngayon na gusto kong i-share sa ating mga tropa P. Para sa mga newbie lang po ah, baka mamaya pati yung mga expert maano. Syempre, okay din na mapanood to ng mga expert para kung may mga mali akong masabi, makorrect nyo ako or comment lang po kayo. Okay, punta tayo sa likod ngayon, pakita ko sa inyo si Bella. Tulungan nyo ako kung ano yung judgment nyo, kung buntis ba or hindi. Okay, let's go! Parang may gubat na dito sa likod namin, no? Ang kapal na nung mga halaman. Alam mo, may gubat na eh. Pero okay yan, para malamig. Para sa mga dogs din yan. Okay. Ayun, naghahanap nga pala kay Athena. Ito siya, oh. May nagtatanong kasi. Athena, 24 inches na yan. 10 months. Saktong 10 months. Athena, inside. Athena, inside. Yan. Good girl. Ito guys, si Bella. Kayo na mag-judge kung buntis. Ano to? Eksaktong 30 days from the stud. Bella, sit. Yan. Check nyo yung kanyang nipples. Yan. Sa palagay ko, buntis naman to eh. Actually, mga paps, pina-stud ko to ay 9 days, 10 and 11. Kasi yun yung traditional na usually, diba, yun naman talaga ang pa-stud natin sa aso. Pero yung iba kasi, yung ibang aso daw, naghihit ng, I mean, nakukuha nila yung peak ng progesterone nila ng 15 days, yung iba daw 20 days pa. Kaya ang ginagawa ng iba, pinapa-progesterone test na lang sila. Etong si Bella kasi, ako hindi ko alam ah, kasi pina-stud ko to ng 9th day. May chance na nalala nyo nung last time yung naghihit to. Pina-stud ko siya ng first hit. Kasi 1 year and 2 months na rin siya noon eh. Siguro may mga factor din na dahil medyo bata pa nga siya, tapos first hit niya pa yon. Eh ngayon, hopefully sana mas madami na yung maging anak nito. Kasi feeling ko naman mas malaki yung chan niya ngayon eh, compare nung last time. Kasi diba last time 3 lang, tapos sobrang liit ng chan. Ngayon mga tropa P, comment nga po kayo kung tingin nyo buntis na ba to. Bella, tingin ko naman oo, kasi mas lumaki yung chan niya. Compare nung last time, di ba, medyo slim talaga siya. Ayan o, medyo lumaki-laki na yung chan niya. Saktong 1 month. Bella, come. Dito, dito muna. Bella, come. Dito ka muna. Sit, sit. Pakita mo yung chan mo. Sit. Down. Lay down. Lay down. Lay down.
Lay down. Patingin ng tiyan. Lay down, lay down. Lay down. Ayan guys, so. Tingin nyo buntis. Ayan o, lumaki naman yung nipples niya. Tapos, okay naman. Ayan. Comment down below kayo guys. Ako tingin ko buntis ah. Tingin ko lang. Sit. Kasi nung mga this past few weeks, tamad na tong kumain. And nakita ko naman, medyo lumaki-laki naman yung chan niya. So, sana nga buntis. Inside. Pasok na. Good girl. Alright mga tropa P. Sana po ay may natutunan kayo sa mga sinabi ko tungkol sa mga, I mean, informational vlog na ginawa ko ngayon, di ba? Tsaka, ayun, update ni rin sa pagbubuntis ni Bella. Ang tingin ko naman, buntis. So, hintayin natin, sana mag-take talaga. Para may mga bago na naman tayong tuta, di ba? Okay, shout-out time muna. Shout-out kay Jonathan Maderazo. Yan, o bro, na-shout-out na kita. Last time pa siya naghihintay eh. Okay, kay Ryder De Los Reyes, BM Carrot. VJ Abueba, BM Choyo from Bohol. Alex Magadia, Joel Gomez from Montalban, Rizal. Patrick Tuzon from Pasig. Bernard Rio Hayo. Mickey Pompey, BM Skid from Laguna. Olivia Pacunla from La Union. Carlo Ang, BM Ali. Eric Dalaudao from Zambales. Yung mga ibang shoutout po next time mga tropa P. Salamat sa pagtutok at salamat po sa mga bumili ng Phoenix Choker natin ha. Yung mga gustong bumili sa Facebook page. So yung Shopee po natin next time na lang, hindi ko pa kasi naayos. Tsaka hindi pa dumating yung mga ibang stocks ko ng raw material. Kaya hindi pa ako nakakagawa ulit ng madami. Yan. So yung mga mag-order po, PM nyo lang ako sa ano sa Facebook page ko. Yan. Okay, Pops Sneaks out!